good morning everybody. Ito na naman po ako, gumising ng maaga para subukan mag-grocery sa Walter. Kasi sabi nila, nagbubukas daw ang Walter ng 7 AM in the morning. So gumising po ako ng mga 5:45 to 6. Tapos nag-prepare sa sarili. Ito na nga, lalabas na. Bali, nakipag-usap lang po tayo sa tricycle driver. Yun lang po ang pwedeng arkilahin papunta doon. So, titingnan po natin kung ano yung situation niya sa Walter. So, yung sabi nila nga, 7 pa lang, bukas na. Usually kasi dati, 10 AM sila nagbubukas. So, try na po natin pumunta. Mas mainam na po yung maaga para mas maaga rin pong matapos. Okay, see you later. Bye! Ito na po, papunta na tayo ng Walter. As usual, quarantine pass na kailangan nila, kailangan natin dalhin. Para kung sakaling masikta, may papakita. Tapos kailangan nakamask pa rin, face mask. Tingnan natin kung palulusot din tayo. Kasi sabi nila, bawal din daw ang tricycle. Pero hindi ko po alam kung po pwede ito. Okay, see you later po ba? Nandito na kami sa Walter. Umalis kami doon 6:50 to, tapos ngayon 7 o'clock na, so bali 8 minutes lang po niyang tinakbo from kanto ng Kaikongo hanggang dito po sa Walter. So malapit lang pala, 8 minutes lang po. Okay, tingnan natin sa lab kung bukas na po sila. Sarado pa ang Walter. Ayun, 8 daw ang bukas, ang sabi kasi 7 eh, pero 8 pala. Pero pipila na tayo para hindi tayo mapunta sa huli. Kuya, 8 para ang bukas, kaya lang pinapapila na raw ng 7:30. Ato, pipila na lang ako ha, para hindi mas mabuhay. Oh, dyan na lang kayo, balikan ko kayo dyan. Ayun na nga po, so pila na tayo para mamaya hindi tayo mapunta sa dulo. Walter po ba kayo? Magwa Walter? Ayun, pipila na lang tayo para hindi tayo matagalan. Mauna tayo sa pila. Sarado po lahat ng mga kainan. Okay naman yung video. Pwede mag-withdraw. Pero dinala po yun, ano mo?
saan po yun? Taga saan? Taga Marilao daw. Ah, oo, may nabalitaan na sa Marilao eh. Lalaki? Ito po na kita kasi. Ito po namin dito po kasi ano eh. Pwede lang ako. Kasi yung nabalitaan namin na ano parang lalaki yata. Dito po na taga saan po kayo? Ako po. Taga-turo po ako. Magtatrabaho po ako dito sa Robasyan. Ayan na nga po, pinapasok na kami. So mag-grocery na tayo. Pero hindi pa yata ano ang tatagi bukas. Ayan po yung mga pilaw. Malalayo yung agwat. Ayan, dilim pa sa loob. Sarado lahat yung kung dito sa baba. Groceries lang po talagang bukas. Groceries lang po talagang bukas. Pila pa rin. Matagal pa kasi madilim pa sa loob eh.
ko lang galing Walter Mart para mag-grocery. So, tapos na po akong mag-grocery. Kanina nga po, 7 o'clock ako umalis dito sa bahay. Tapos, ay hindi, umalis po kami dito mga 6:45. So, nakarating kami from Caipombo to Walter Mart. Bali, 10 minutes niya lang pong tinakbo. Tricycle po yung sinakyan namin. So, pagkagaling namin ng Walter Mart, 7 ng umaga, 7 a.m., sarado pa po yung grocery. So, pumila pa ako, pang lima po ako sa pila. Tapos, may dumating pong dalawang senior citizen, pinauna po namin sa pila, so pang pito po yung pila ko. So, eksaktong 8 a.m. in the morning po, nagbukas na ang grocery ng Walter Mart. So, grocery lang po talaga ang nakabukas sa Walter Mart. Tapos po, ang pinapapasok lang nila is mga siguro 10 katao lang, mga ganon. Kasi konti lang talaga yung mga nasa loob eh. Tapos, pagkatapos ko pong mag-grocery, yun na nga po pagkalabas ko, yun na, ang haba na ng pila sa labasan. Hanggang sa may labas po talaga ng Walter Mart ang pila. Kaya ayun po, mas nakainam pala yung pag-alis ko ng bahay ng maaga para at least nakapila po ako ng nakapila po ako ng mga number 5 po ang pila ko. So far naman, so good naman ang pag-grocery. Kasi nga po, hindi siksikan yung tao sa loob. Talagang meron lang pong number of persons na pwedeng pumasok sa loob na pwedeng mag-grocery. Kaya hindi po siksikan sa loob ng grocery. Ayun na po. So, nandito na po ako sa bahay. Nakauwi na. Hanggang dito na lang po. Trinay ko lang po kung paano ba ang mag-grocery sa ngayon. Kasi since dini-clear nilang lockdown dito sa bandang Luzon, ngayon lang po dito ako nakalabas para mag-grocery sa Walter Mart. So, okay naman. Walang mga sasakyan talaga, kundi yung tricycle lang na kailangan mo pang artilahin. So, marami naman pong nag-aalok ng mga sasakyan, katulad ng mga kotse. Pero mas prefer ko po yung tricycle kasi sa tingin ko mas safe ang tricycle kaysa yung mga close van, mga ganon. Mahirap na, hindi naman kasi natin alam kung sino yung mga gumamit talaga ng sasakyan. So mas mainam na po yung open air lang talaga para at least mas safe pa rin yung ganon. Ngayon tricycle lang po sinakyan ko papunta at babalik. Inakila ko lang po yun ng mga 300 pesos po. Tapos, binigyan ko na lang si kuya ng tubig at saka tinapay na pinang-almusal niya. Kasi ang aga po nga namin umalis dito, baka nga hindi pa siya nag-almusal, nakakahiya naman. So, yun po yung aking na-observan sa labas. Sa grocery po, ganun pa rin. Wala nga pong mga katao-tao. At saka sabi po ng mga staff hanggang 4 p.m. lang po sila ng hapon. Tapos, kanina may nakausap din ako isang staff na ang sabi niya, nilalakad lang daw niya from bayan ng Santa Maria hanggang Walter Mart po kasi sa grocery siya eh. Tapos, tinanong ko kung bakit wala bang provided na transportation para sa kanila. Ang sabi niya po, yun lang daw po mga malalayo ang binigyan nila ng ganong servisyo. So, sa kanya, from 6 a.m. pa lang daw, umalis na siya sa bahay nila, naglalakad, nakakarating daw siya sa Walter Mart ng 7 a.m. ng umaga. Ayun, nakakaawa naman po kasi, yun nga, naglalakad lang siya, wala naman daw siyang masakyan kasi bawal ng tricycle na sasakyan. Ang pwede lang, yun, motor nga, kung may motor ka, or bisikleta, kung may bisikleta ka, yun lang po mga pwede. Ayun na nga po, so, hanggang dito na lang po ang aking video ng aking pag-grocery. At sana po, nagustuhan nyo ang aking video.
At kung nagustuhan niyo, sana huwag niyo kalimutang mag-like, share, and subscribe. Bye! Thank you!